Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, your Langga Gail. So for today's video guys, nandito tayo sa Kawasaki Crib Tagum upang mag-price update ng mga big bike nila. Alamin natin guys yung kanilang updated price, SRP, down payment at monthly installment. Kaya naman tara, samahan nyo ako ikutan yung mga motor nila. Let's go! So, dito muna tayo guys, mag-umpisa kay Kawasaki Vulcan Vaquero. So, itong motor na to guys, this March of 2023, meron po silang price update na. Ayan, SRP is 1 million. Tapos, kung gusto nyo siyang bilhin ng hulugan, down is 300,000 and monthly for 36 months na 34,500. And meron din po sila ba pipipilian na bracket like 12 months to 24 months, pili lang po kayo dyan. Comment down below guys kung gusto nyo po ito gawan ko ng review, no? Kasi hindi ko pa to nare-review tong isang to, kaya naman comment lang kayo sa baba if ever gusto nyo tong makita sa susunod kong vlog. So ito po yung itsura niya guys, no? Ayan, naka dual disc brake siya. Tapos, ayan, naka V-twin din siya, 1,700. Meron na din siyang compartment guys dito, both left and right. So, comment lang kayo sa baba guys if ever gusto nyo itong gawan ko ng review. So, yung kanyang instrument panel guys is ayan. So, kita nyo naman guys kung gaano ka-stick, no? Kung gusto nyo pa ng isa pang classic guys na Kawasaki Vulcan, meron silang available dito guys na Vulcan 900. So, meron po silang SRP na 625,000. Tapos, kung gusto nyo itong bilhin ng hulugan, down payment is 187,500. And monthly for 3 years na 21,563. At meron din po silang bracket na mapagpipilian like 12 months to 24 months. Ayan po yung kanyang kulay guys, no? Para siyang teal, no? May color combination kasi siya na gray at saka teal. So, kung mahilig po kayo sa classic bike, ayan, meron po silang available dito na Vulcan 900. Meron din po silang available dito na Kawasaki Z650 RS. Meron po siyang updated price ngayong March of 2023 na 469,500. Down payment is 140,850 at monthly for 3 years na 16,198 at meron din pong bracket like 12 months to 24 months. So, itong motor na to guys is again, open po siya for in-house financing, no? Nakalagay po dito sa kanyang papel. So, comment down below guys kung gusto nyo itong gawan ko ng review. Anyway, hindi ko pa rin po ito nare-review. Pero na-test ride ko na po ito once before. And masasabi ko talagang napakaganda po talaga ng takbo niya. Tsaka ng arangkada niya. Napakalakas po talaga ng makina niya. So, kung gusto nyo po ng classic na motor, no? I highly recommend this motorcycle for you guys. So, classic po yung datingan niya. Ayan, maging sa headlight. Pero kahit ganun po, naka-LED na, naka-twin na disc brake po siya sa front, tapos naka-inline 2-cylinder na din, and ito po yung itsura niya sa likod. Ayan. Cool. Stig. Maganda to guys pang touring kasi napaka-comfortable lang po nito i-drive kasi nga naka-sitting upright position kayo. So, hindi masyado nakaka-stress, no? Lalong-lalo na sa likod ninyo. So, kung gusto nyo naman po guys na malabis ang itsura, meron din po silang available dito guys na Kawasaki ZH2. Ayan, ito si Kawasaki ZH2 guys. For the month of March, meron mo siyang SRP na 890,000. Down payment is 267,000 and monthly for 3 years na 30,705 at meron din po siyang 24 to 12 months na mapagpipilian. So, itong isang to guys is
no, palagi natin nakikita sa mga vlog, no. Actually, yung nagmamay-ari din dito before is si Naj Abdul, and isa din to sa pinakamagandang motor ni Kawasaki. Actually, itong motor na to, guys, is naka supercharged. So comment down below, guys, kung gusto niyo po itong gawan ko ng review, kasi hindi ko pa rin po ito na-review. So meron po siyang ayan, naka-inline 4-cylinder po siya, naka-dual disc brakes sa front. Ayan. And of course, naka-Brembo brakes na din po siya. And pagdating naman dito sa likod, ayan po yung itsura niya, guys. Ayan. So ito yung tambusyo niya. And of course, naka-LED na din yung kanyang taillight, maging yung kanyang turn signal light. So sa dashboard naman, naka fully digital instrument panel na din. Comment lang kayo sa baba, guys, kung gusto niyo po itong gawan ko ng review. Next, meron din po silang available dito na Kawasaki ZX10RR. Ayan. Ito po yung itsura niya, guys. Si Kawasaki ZX10RR ay merong SRP this month of March na 1.5 million, actually 1,550,000. Ayan. Tapos kung gusto niyo siya nang bilhin ng hulugan, down payment is 465,000 and monthly for 3 years na 53,475. At meron din po silang mapagpipilian na bracket like 12 months to 24 months. Open for bank financing po itong motor na to. So ayan, guys, kung naghahanap po kayo ng Kawasaki ZX10RR, meron pong available si Kawasaki Crib. Anyway, lalagay ko na lang po yung address nila, maging yung cellphone number nila para mas makapag-inquire po kayo. So ito po yung updated price niya for the month of March. So yan, guys, pagdating sa kanyang disc brake, naka-twin disc brake po siya, naka-Showa na, naka-Brembo brakes na. Ayan. And then pagdating naman dito sa likod, ayan po yung itsura niya, guys, no? Sa gulong pa lang, guys, talagang sports bike na sports bike yung datingan. Then pagdating sa dashboard, guys, naka-fully digital instrument panel na din 'yan. Kasong alang, hindi natin pwede makita kasi nga i-activate lang po nila 'to pag once may nag-purchase na. Comment down below kung gusto niyo po itong i-review ko. Dito naman tayo sa mga naghahanap diyan ng Kawasaki Z1000R, meron din po silang available dito. Ito po ay 2023 model. So for the month of March, guys, meron po siyang updated price na 710,000. Down payment is 284,000 and monthly for 3 years na 21,537. And sa 12 months, ayan, at 24 months, meron din po kayong mapagpipilian. So ayan, guys, na-review ko na po itong motor na to. Check nyo lang po sa YouTube channel ko para may idea po kayo kung anong meron siya, specs at saka features. Kasi naikutan ko na po itong motor na to. Kung naghahanap naman kayo na medyo mababang displacement, meron din po silang available dito na Kawasaki Z900SE. Actually, na-review ko na din po ito. Full review ko po is i-check nyo din po sa aking YouTube channel. So for the month of March, guys, meron po siyang updated price na 618,000. Down payment is 247,200 and monthly for 3 years na 18,746. Anyway, meron pa din po kayong bracket na mapipipilian like 12 months to 24 months. So, ayan, guys, naka dual disc brake, naka ABS na din. Tapos, equip na din siya ng all-ins, guys, sa kanyang suspension. And pagdating sa likod, guys, ayan, astig. Again, equip pa rin po siya ng Kawasaki Traction Control System. Next, kung gusto niyo naman po ng standard version ni Kawasaki Z900, meron din po silang available dito, color black. Ayan, guys, no, black and red combination. So hindi ko pa po ito na-review, comment down below kung gusto niyo po itong gawan ko ng review. So for the month of March, guys, meron siyang SRP na 566,500. Down payment is 226 and monthly for 3 years na 17,184. At meron din po kayong 12 months to 24 months na mapagpipilian na bracket. So pili lang kayo dyan, guys. Ayan. So comment lang kayo sa baba, guys, kung gusto niyo po itong gawan ko ng review. Next, meron din po silang available dito na standard version ng Kawasaki ZX25R. It's 2023 model. So for the month of March, meron po siyang SRP na 393,900. Down payment is 157,560 at monthly for 3 years na 11,948. At meron din pong 12 months to 24 months na bracket. So pili lang kayo dyan, guys. So ayan po yung looks niya, guys. Actually, mas mura po ito ng konti doon sa SE version. Kung naghahanap naman din po kayo ng Kawasaki ZX25R SE, meron din po silang available dito. Ayan, dalawa yan, guys. Isa, dalawa. So, for the month of March, guys,
Ayan, meron po siyang SRP na 428,900. Down payment is 128,670. At monthly for 3 years na 14,797. And meron din pong 12 months to 24 months na mapagpipilian. Anyway guys, na-review ko na to before. And comment down below kung gusto niyo po itong gawan ko again ng update review. So ayan guys. Ayan. Actually, updated na din pala itong isang to. Naka fully digital instrument panel na din pala itong isang to. Kasi yung before is hindi pa. So, 2023 model to guys. Next is, hindi pala siya 25R guys. Kawasaki ZX6R. So, kung naghahanap po kayo ng Kawasaki ZX6R guys, meron din po silang available dito. Color combination black and lime green. So, for the month of March guys, meron siyang SRP na 695,000. Okay, down payment is 278,000 and monthly for 3 years na 21,082 at syempre meron din pong 12 months to 24 months na mapagpipilian. So, comment down below guys again kung gusto niyo po itong mapanood sa next kong vlog. Ayan. So, itong Kawasaki ZX6R guys is naka inline 4. Pero kung gusto niyo naman po na medyo mababa yung price, meron din po silang available dito na Kawasaki Ninja 400. So, 2023 model din po itong isang to. So, for the month of March guys, meron siyang updated price na, ayan, 340,900. Down payment is 102,270. And monthly for 3 years na 11,761. So, ayan guys, na-review ko din po ito before. And comment down below guys kung gusto nyo po ulit na gawan ko po ito ng update review. So, ayan na nga guys, natapos na natin ikutan ang mga motor ni Kawasaki. Ano yung masasabi nyo sa presyo ng bawat isa sa mga motor nila? Sulit ba sila ngayong month of March? At ano yung motor nila yung natitipuhan yung bilhin ngayong 2023? I want to know your thoughts below. And syempre, pambago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!